Northrop Grumman B-21 Raider, ang pinakaunang 6th-generation aircraft sa buong mundo. Ano nga ba ang meron dito? Ano-ano ang mga kaya nitong gawin? Tingnan natin sa video na ito. Ang B-21 ay isang long-range stealth intercontinental strategic bomber na kayang magdala ng pinaghalong conventional at nuclear ordnance. Ito ay ginawa bilang pangdagdag at kalaunan ay papalit sa mga tumatandang bombers ng US Air Force gaya ng B-2 Spirit. Ito rin ay magsisilbing pangpigil sa anumang masamang planong pangseguridad mula China at Russia, lalo pat bumilis ang target ng China na makagawa ng 1,500 nuclear weapons sa 2035. Dagdag pa riyan ay mas lalong na-improve ang hypersonic, cyber warfare, at space capabilities ng China, bagay na nakikita ng US na posibleng maging problema sa hinaharap. Ang B-21 Raider ay pinangalan bilang paggalang sa Doolittle Raiders noong World War II, kung kailan mayroong 80 airmen sa pamumuno ni Lieutenant Colonel James Jimmy Doolittle, lula ng 16 B-25 Mitchell Medium Bombers ay nagpunta sa Japan para gumante sa pag-atake nito sa Pearl Harbor. Role. Ang main role ng B-21 ay mapasok ang air defenses ng kalaban at makuha ang target kahit saan man sa mundo na hindi nakikita kahit paman ng mga sophisticated na air defense systems. Ito ay bagay na hindi kayang gawin ng B-1, B-52, at to a small degree ang B-2 Spirit. Hindi lang nagagamit ang B-21 bilang isang bomber. Ito ay nakadesign bilang pangunahing parte ng family of systems na nagbibigay ng intelligence, surveillance at reconnaissance, electronic attack at multi-domain networking capabilities. Technology. Ayon sa Northrop, ang B-21 ay napaka-advanced kaysa sa B-2 dahil na rin sa pag-usbong ng teknolohiya in terms of computing simula noong 1989. Ang B-21 ay may open architecture. Dahilan para madali itong ma-upgrade nang hindi sumasalalim sa mga block upgrades gaya ng mga lumang generation ng aircrafts. Ang mga bagong technology, capabilities at weapons ay madali nang maikakabit. Dahil dito ay palaging makakasabay ang B-21 sa kahit na anumang mga banta sa hinaharap. Ayon naman sa head ng program, ang B-21 ay may parehong technology sa Next Generation Air Dominance Fighter na ginagawa pa lang at the time of the creation of this video. Design. In terms of design, ang B-21 ay may parehong mukha sa B-2 pero halata rin naman ang pagkakaiba ng dalawa. Ang sawtooth pattern ng buntot at engine inlets ng B-2 ay wala na sa B-21. Ang B-21 engine inlets ay mas mababa at may korteng parang mata, samantalang ang sa B-2 ay mas nakaumbok naman na parang square ang shape. Stealth. Stealth ang pinaka-special na feature ng B-21. Sa simula pa lang ay dinesign na ito ng mga engineers na mapasok ang air defenses ng kalaban nang hindi nila nalalaman. Ang bilis ng B-21 ay sinadyang subsonic lang para mabawasan ang infrared at acoustic signature nito. Ang mga engines naman ay nakatago sa mga pakpak para maging stealthy. Hindi lang yan. Ang eroplanong ito ay binalot ng advanced coating materials na nag-aabsorb sa radar waves dahilan para mabawasan ang reflection pabalik sa source. Ayon sa Northrop, ang B-21 ay mas stealthy kaysa sa B-2. Kung ang B-2 ay may radar cross-section na kasing laki lang ng tennis ball, it is expected na mas maliit ang RCS ng B-21 dahil ito ay mas maliit kaysa sa B-2. Inilalarawan ng US Air Force na ang B-21 ay extremely low observable design as opposed to a very low observable F-22 at F-35. Kung tama ang ating adjectives, ang B-21 ay mas stealthy kaysa sa F-22 at F-35 pero baka kaunti lang ang diferensya. Crew. Ang bomber na ito ay pwedeng paliparin na may dalawang crews pero dahil ito ay advanced na eroplano, pwede itong lumipad na walang crews. Malamang, ito ay gagawin lang kapag napakadelikado ang isang misyon. Specifications. Sa kasalukuyan, ay walang inilabas ang Northrop na impormasyon tungkol sa specs ng B-21 dahil ito ay classified pero dahil ito ay mas maliit sa B-2 na may 50,000 pounds payload capacity, ang estimated payload capacity ng B-21 ay 30,000 pounds. Ayon sa mga aerospace experts,
Ang bomber na ito ay magkakaroon ng 2 hanggat 4 na Pratt & Whitney F-135 engines na may max thrust na 28,000 pounds of force na walang afterburner at 46,000 pounds of force kapag meron. Ang engine na ito ay ginagamit ng F-35s. Armaments. Ang armaments nito ay malamang pareho lang sa armaments ng B-2 gaya ng B-61 nuclear gravity bomb, GBU-57 Massive Ordnance Penetrator at ang bagong AGM-181 Long Range Standoff Missile. Price. Ang presyo ng isang B-21, considering the value of dollars sa taong 2022, ay $692 million. Ito ay mas mababa pa sa kalahating presyo ng B-2. Pero gaya ng ibang eroplano, bababa pa ang presyo nito kapag nakagawa na sila ng maraming B-21s. Ang planong ordere ng USAF ay higit sa 100 na B-21s. Inaasahan nilang hindi matutulad ang B-21 sa B-2 na imbis 100 ang planong orderin pero 21 lang ang final na nagawa dahil ito ay napakamahal pati na ang maintenance nito. Ayon sa Northrop, ang B-21 ay mas matibay at ang mga materyales na ginamit ay hindi kailangan ng masyadong maintenance, bagay na nakakabawas sa gastos at oras ng isang operasyon. Ang cost per flight hour ng isang B-21 ay inaasahang nasa kalahati ng B-2 na $150,000. Hindi gaya ng B-2 na tinaguri ang Hangar Queen dahil kailangan ito ng specialized temperature controlled hangar. Ayon sa Northrop, ang B-21 ay ilalagay sa normal na shelter kung saan din nakalagay ang ibang normal planes. Ibig sabihin, mas mura ang maintenance nito kaysa sa B-2. Operation. Ang B-21 ay mag-ooperate sa ilalim ng Global Strike Command ng USAF. Ang mga posibleng bases nito ay ang sumusunod. Ito naman ay inaasahang opisyal na lilipad sa taong 2023. Ito naman ang pinaka-advanced at modernong tangke na balak bilhin ng US.